Mahigit 38 taon na ang nakakalipas noong magsama-sama at nagkaisa ang napakarami sa mga pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ng musika. Ibinaba ang mga pride at ego para mabuo ang pinaka-iconic na kantang We Are The World, na ginamit para makalikom ng napakalaking pera na mapupunta sa ibang parte ng Afrika na noon ay dumaranas ng tagtuyot at matinding pagkagutom na kumitil noon ng napakaraming buhay. Ito na, mga idol, ang sinasabing kaisa-isang kanta na ganitong katindi ang line-up na binubuo lang naman, mga idol, ng mga higanting pangalan sa mundo ng musika, hindi lang nung panahon na yon kundi pati na din sa buong kasaysayan. Pero kamusta na kaya sila ngayon? Nasaan na kaya ngayong 2023 ang bawat recording artist na naging mukha ng napakagandang awiting ito? Paano nga bang nabuo ang kantang We Are The World? Aalamin nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like ang video ito, dahil napakalaking tulong nga ng like mo sa channel natin. Maraming salamat, mga idol! Noong 1984 ay nabuo sa UK ang isang charity supergroup na tinawag na Band Aid. Binubuo ito ng mga sikat na musicians at recording artist na nagmula sa UK at Ireland, tulad ni Phil Collins, Sting, Bono, George Michael, Tony Hadley ng Spandau Ballet, Boy George ng Culture Club at marami pang iba. Nagbuo ang mga ito at nag-release ng isang single na Do They Know It's Christmas, na ginamit para makalikom ng pondo para sa 1983 to 1985 famine in Ethiopia. Sa mga hindi nakakaalam, mga idol, ay isa nga itong matinding tagtuyot at pagkagutom sa Ethiopia na kumitil sa buhay nang aabot sa mahigit sa 1 million. Dahil dito ay isang musician at aktivista na si Harry Belafonte ang nakaisip na dapat ay magkaroon ng ganitong project sa Amerika. Lumapit ito sa isang fundraiser na si Ken Kragen, na agad namang umayon sa plano at nakipagtulungan dito. Nagkataon pa, mga idol, na ito ang manager ni Lionel Richie at Kenny Rogers, na agad din pumayag sa napakagandang project. Dahil dito ay nahimok din nila ang kanilang mga kaibigan at malalaking pangalan na katulad ni Stevie Wonder. Ganon din ang producer na si Quincy Jones, na siya namang nagyaya kay Michael Jackson, na agad namang nagpresenta para sumali hindi lang sa pag-awit kundi pati na rin sa pagsusulat ng kanta. Silang dalawa ni Lionel Richie, mga idol, ang bumuo ng We Are The World, na kahit sinasabing si Michael Jackson ang halos sumulat ng lahat ng lyrics, eh sinabi naman ito na hindi na yun mahalaga. Magkasama ang dalawa na bumuo ng naturang kanta na natapos naman nila noong January 21, 1985. At kinabukasan, January 22, 1985, ay sinimula na nila ang unang recording, kung saan nga, mga idol, ay dumating din sa venue ang maraming nakaisang session musicians, technicians, videographers at mga organizers. Dito nila inayos pa ang mga lyrics at arrangements na inabot pa nga ng madaling araw. Noong January 24, 1985 ay nagsimula ng ipadala ang mga demo tapes sa mga sikat na recording artist noong panahon na yon para imbitahang maging bahagi ng naturang project. Napakadelikado ng parte na yon, mga idol, dahil kapag napunta sa maling tao ang kopya ng kanta, ay maaari itong kumalat na siguradong makakasira ng lahat ng plano. Kaya ito, mga idol, ang sulat na kalakip ng bawat kopya. The cassettes are numbered, and I can't express how important it is not to let this material out of your hands. Please do not make copies, and return this cassette the night of the 28th. In the years to come, when your children ask, "What did mommy and daddy do for the war against world famine?" you can say proudly, "This was your contribution." Naging problema din ang maaaring mangyari kapag nagkaharap-harap noon sa isang kwarto ang mga matinding rivals na katulad na lamang ni Michael Jackson at Prince. Pero sa kung anuman ang dahilan, ay hindi sumali si Prince sa naturang project. Prince, we need you down here. He says, "Can I have a separate room to record it?" Because you know Prince. Yeah. And I but said, that's not how it was. I can't give you a separate room. And then I made the worst mistake. I said, "Listen, I'll put you right next to Michael." Oh, and he didn't want to be next to Michael? Done. Oh. Done. So, no, I said, "Prince, are you there?" He said, "I'll do a guitar solo."
Oh, really? We didn't work like that. Uh-huh. We had everyone to stand next to each other. There's Paul Simon, there's Bob Dylan. Yeah, so check your ego at the door, right? Back street somewhere, you know. Pero ganun pa man, nagpakita naman ng suporta si Prince sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang kanta na isasama sa album kung saan ilalagay ang We Are The World. Noong gabi ng January 28, 1985 ay itinakda sa A&M Recording Studios ang pinakahihintay na final recording. Pero nagkataong kasabay yon ng American Music Awards, kaya karamihan sa mga kasali sa project na ito ay umattend muna sa naturang magarbong na programa. Pero kahit sobrang halaga din ng awarding ceremony na yon para kay Michael Jackson, dahil kalakasan pa rin ng panahon na yon ng kanyang album na Thriller, mas pinili na lang nitong pumunta agad sa recording studio para mauna nang i-record ang kanyang mga solo sections at maging ganun na din ang buong kanta na ginamit namang guide ng ibang artist. Pagpatak ng alas 9 ng gabi ay isa-isa nang makikita ang pagdating ng iba't ibang artist. Sa 75 music artist na inimbitahan ay 45 lang ang dumating. Pumasok ang mga ito sa pinto na may nakasulat na "Please check your egos at the door." Sobrang sikat kasi mga idol ng bawat isa sa kanila, kaya siguradong matinding pakikisama at pagpapakumbaba ang kailangang gawin ng mga ito, lalo na at siguradong hindi sila makakapamili ng kung anumang linya o parte ng kanta na mapupunta sa kanila, na ang iba pa nga sa kanila mga idol ay sasabay lang sa chorus at hindi mabibigyan ng solo parts. Karamihan din sa mga ito ay mga batikang songwriters na kailangang ibaba ang pride para awitin ang kanta na hindi sila ang nagsulat. Magpapatunay din ito mga idol kung gaanong inirerespeto ng ibang artist ang abilidad ni Michael Jackson at Lionel Richie sa paglikha ng mga awitin. Imagine nyo na lang mga idol kung gaanong katinding pressure na magkasama-sama ang malalaking pangalan na yan sa iisang kwarto. Pero to the rescue naman lagi si Stevie Wonder para pagaanin ang atmosphere sa loob ng studio. Madalas kasi ito magpatawa na sinabi pa nga nito na kapag hindi umano naging maayos ang recording sa isang take lang, siya umano at kapwa bulag na singer na si Ray Charles ang magdadrive para ihatid ang mga ito sa kani-kanilang tahanan. Nagsimula ang recordings ng alas 10:30 ng gabi, na kahit nagkaroon ng ilang mainit na debate sa ilang gustong idagdag sa parte ng kanta, ay mabilis din naman itong naayos dahil na rin sa sobrang talentado talaga ng bawat isa sa mga ito. Unti-unti nilang nabuo ang kanta na nakakahangang walang binagong style ng pagkanta ang bawat isa, at hindi nawala ang mahabang pasensya bago maperpekto ng iba ang kanilang linya. Stevie, can you play it one time? Can you play that again? Na sa kabila ng matinding pagod at antok, ipinakita naman ng bawat isa sa mga ito na nag-e-enjoy sila sa kanilang ginagawa. Nagkaroon naman ng matinding emosyon sa buong studio sa pagdating ng bisita ni Stevie Wonder na mga taga-Ethiopia, at nagpasalamat ang mga ito sa mga artist dahil sa sakripisyong ginagawa ng mga ito para sa kanilang mga kababayan. Natapos mga idol ang recordings ng kanta ng alas 8 ng umaga, na nauwi naman sa pagkuha ng autograph ng mga artist ng bawat isa, na tila ba tagahanga sila ng isa't isa. Pinirmahan din ng mga ito ang merchandise na mapupunta rin naman sa Africa ang mabebenta. Na-release ang We Are The World noong March 7, 1985, at pinagharian ito ang halos lahat ng malalaking music charts sa buong mundo. Nakabenta ito ng 20 million copies sa buong mundo at kumita ng $63 million, na kung ikukumpara natin sa value ng pera ngayon ay katumbas umano ito ng $147 million. Ito mga idol ang pinakaunang single na na-certified na multi-platinum ng Recording Industry Association of America, at kasalukuyang pang-8 sa mga best-selling singles of all time. So halika at kilalanin natin ang mga music artist na kabilang sa supergroup na ito.
Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.